Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya iyong kinalulugdan kailanman. Bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kabanang tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kabanang tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan
ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titira ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin sa harap ng trono. Siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw. Panginoon namin, ang piniling hari, ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret ay sinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok at paligid, at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalita ang naroon siya, at saan man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukirin, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon ngayong ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At kung mapapansin po natin mga kapatid, nitong mga nakaraang araw, ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang ating ebanghelyo, ay nagpapatungkol kay Jesus sa kanyang pagmimisyon. At ano ang pagmimisyon na ginawa ni Jesus? Pumupunta sa iba't ibang lugar, nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit, nakikisalamuha sa tao, nagpapalayas ng demonyo. At yan marahil ang misyon ng Panginoon. Pero kung mapapansin din natin mga kapatid, ang misyon ni Jesus ay tila nakakapagod. Kaya nga kung babalikan po natin yung ebanghelyo kahapon, si Jesus kumukuha siya ng lakas sa kanyang buhay panalangin. Kahit siya ay pagod, babangon ng madaling araw upang magdasal. At sa kanyang pagdarasal o pagkatapos ng kanyang pagdarasal, dadako na naman siya sa panibagong misyon. At ano po ang tinuturo nito mga kapatid? Si Jesus, hindi sapat sa kanya na ipagkaloob lamang ang kanyang sarili sa kung ano ang kaya niya. Ibig sabihin, hindi lamang nililimitahan ni Jesus, ito lang ang kaya ko, ito ang ipagkakaloob ko. Ito lang ang nakayanan ko, ito lamang ang ibibigay ko. Bagkos sa pamamaraan ni Jesus, ang lagi niyang isinasaisip ay kung ano pa ang kaya niyang maibigay. Minsan po sa buhay natin bilang mga tao, lagi nating sinasabi, sapat na, ito lang ang kaya ko, wala na akong maibibigay pa. Sapat na, ito lang ang nakayanan ko, makontento ka. Pero kay Jesus, kung meron pa siyang mas maibibigay, mas meron pa siyang tunay na ipagkakaloob. Sa madaling salita, hindi sapat kay Jesus ang pagiging sapat. Bagkos pagdating sa mahal na pong Jesus sa Nazareno, kung ano pa ang kaya niyang ibigay, yun ang ipagkakaloob. Kaya nga kung mapapansin natin sa ebanghelyo, nakakaranas naman siya ng pagod. Pwede niya namang sabihin, napagod ako, hanggang dito na lamang ang kaya kong ipagkaloob. Pero hindi. Sabi sa ating ebanghelyo, nung panahong iyon, kasama ang kanyang mga alagad, tumawid pa si Jesus ng lawa. Nung mga panahon na iyon, walang mga tulay. Sumasakay pa sila ng bangka. Sa madaling salita, nagbibigay pa ng effort si Jesus pumunta sa iba't ibang nayon. Sana mga kapatid, hindi rin tayo maging taong sasabihin na lang, ito lang ang nakayanan ko. Bagkos kagaya ni Jesus, masabi natin, ito pa ang kaya kong ibigay. Ito pa ang kaya kong ipagkaloob. Kaya siguro sa araw na ito, huwag lang nating tingnan yung kakayanan natin, kundi tingnan din natin kung ano pa ang kaya nating ipagkaloob sa iba. Yun po yung una. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan mga kapatid sa ating ebanghelyo, ay nung mga panahon na iyon, si Jesus ay nakikilala ng mga tao. Bakit? May kakayanan siyang magpagaling. Napakagaling niyang magsalita. Ang mga may sakit, gumagaling. Kahit ang patay, kaya niyang buhayin. At kung meron siyang ganung kapangyarihan, talagang maraming pipila sa kanya. Maraming maghahanap sa kanya. Di ba ganyan din naman tayo sa panahon natin ngayon?
May mabalitaan lang tayo na isang taong may kakayanang magpagaling, pipilahan na natin, pupuntahan na natin, magpapakandarapa na tayong puntahan ang taong ito. At marahil ganun din ang karanasan ni Jesus. Sabi nga sa Ebanghelyo, mahipo lamang kahit ang dulo ng kanyang damit, sapat na sa kanila. Pero ang tanong, pagkatapos ng mga bagay na ito, patuloy pa rin kaya silang mananampalataya? Pagkatapos silang pagalingin ni Jesus at nakuha nila ang kasagutan nila sa kanilang panalangin, patuloy pa rin kaya silang magtitiwala sa Diyos? Minsan tayo mga kapatid, lumalapit lang tayo sa Diyos dahil may kailangan tayo. At kapag ipinagkaloob na yung panalangin natin, minsan isang bagay ang nakakalimutan natin, bumalik at magpasalamat. Minsan nakakalimutan natin, kapag nakuha na yung mga bagay na hiniling natin sa Diyos, nakalimutan na natin ang kabutihan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Mga kapatid, may grasyang nakukuha sa Panginoon kahit anong oras. May pagpapalang nakukuha sa Panginoon, hilingin man natin o hindi man natin hingin. Dahil alam natin ang Diyos, alam natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ay tunay na kapiling natin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan na sana walang pinipiling oras at pagkakataon ang paniniwala at pagtitiwala natin sa Diyos. May kasagutan man o pinaghihintay man tayo sa ating mga panalangin, dapat hindi mawala ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, dalawang bagay. Una, ano pa ang kaya nating ipagkaloob? Hindi lang sapat ang sapat na, kundi ano pa ang kaya nating ibigay para sa iba. Pangalawa, walang pinipiling oras at pagkakataon ang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. May makuhan man tayo o mawala o wala, alam natin na nandiyan ang Diyos, tunay na gagabay at magbibigay sa atin ng pagpapala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Ang ating panalangin, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat.
Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at aming mga puso at gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawas, iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagkapakasakit ni Santa Agata. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan, sa'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
announcement sa lahat po ng may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari na niyo pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes bagong Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok. Sa iyong martir na si Santa Agata, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.